What's up ulit mga Marcolinians? At ang pupuntahan naman natin ngayon ay ang bayan ng Gaita. Makikita natin dun yung La Spiaggia, Montañas Pacata, Grotta del Turco, Santuario di Santissima Trinita, Monte Orlando Natural Park, Lighthouse, The Mausoleum, The Panoramic View of Gaita, Port of Gaita, and many more. Habang nanonood kayo sa YouTube guys, eh, pwede nyong palitan ang video quality ng pinapanood nyo. I-click lang yung 3 dots dun sa upper right side. I-click ang quality, advance at piliin ang pinakamataas na quality. Sa termini guys ay pwede kayong bumili ng green ticket na valid na sa Gaita at pwede nyo nang sakyan kahit ano. Or pwede rin kayong bumili ng train ticket plus bus ticket sa Gaita. Pero hassle kasi yun guys, kaya mas okay na piliin nyo na lang yung green ticket dahil mas mura pa ito, 14 euro lang guys, round trip na yon. So ang napili natin na schedule guys ay ang 7:56 AM, so nasa platform 16 siya. At ito guys ay papunta sa Napoli Centrale. More or less 1 hour and 30 minutes ang biyahe natin guys. Kaya eto, pumasok na tayo sa train. Kung makikita nyo, napakaganda at napakalinis ng train na to. So dito na rin tayo sa train magbe-breakfast dahil baka maiwan tayo sa biyahe. So ito naman yung view niya sa loob ng train. At eto nga, at kami ay kakain na ng breakfast dahil nagutom na rin kami. Nakaka-relax talaga guys yung makikita mo doon sa window. At eto nga guys, yung naka-aro doon ay yun na yung Gaita guys. So malapit-lapit na talaga tayo. So nakaka-excite talaga. At finally ay narito na tayo sa Formia Gaita Station. Bababa na tayo guys at maglalakad tayo dito sa underground dahil nasa kabilang side yung Ushita or yung exit. Kung ang nabili nyong ticket guys ay train ticket lamang, kailangan nyong bumili ng bus ticket dito sa Gaita. Marami namang nagtitinda sa Tabaki or dun sa newspaper stands. At dito naman yung bus stop ng Cotral papunta dun sa Gaita Sport. Kung hindi green ticket yung binili nyo guys, kailangan nyo rin bumili ng bus ticket na ang halaga ay 1.10 each. Kaya mas okay talaga na yung green ticket yung bilhin nyo. At eto na nga guys, at papunta na tayo dito sa Gaita Sport. At ito naman yung view dito sa Gaita Sport guys. Aantayin lang natin yung isang bus na papunta dun sa dagat at papunta dun sa Montañas Pacata or yung Crack Mountain. At eto na nga, at on the way na kami dun sa dagat. Sa mga first timer guys ay pwede naman kayong magtanong dito sa driver or yung autista kung saan kayo ibababa. Ito yung pinakamalapit na fermata or yung bus stop. Ito naman yung landmark niya dahil may mga aro. Yung dun sa right side papunta dun sa mga establishments kung gusto yung maligo sa dagat. At dun naman sa right side, dun naman yung papunta sa Montañas Pacata, dun sa Mount Orlando. So ang una nating papasyalan guys, itong La Perla Establishment. Dito tayo magbre-breakfast. Titignan na rin natin yung umbrella at saka yung sunbed nila kung maganda at saka maganda yung spot para maligo. So dito na nga kami nag-breakfast. So yung mountain na nakikita nyo dun guys, yun yung Monte Orlando or yung Mount Orlando. Napakaganda ng weather ngayon at ang buhangin ay pinong-pino. Thank you.
Napagaganda ng spot na to para mag-pictorial. Ito naman guys yung Cablido establishment dong nakaraang taon. Pagkatapos naming naligo sa dagat ay napagpasyahan na naming puntahan ang Montaña Espacata or yung Crack Mountain sa Monte Orlando. Mula sa dagat guys ay pwede nyo nang lakarin, paakyat. So ang maipapayo ko lang sa inyo ay magsuot kayo ng walking shoes or yung running shoes dahil mahaba-haba ang lalakaran natin. Madadaanan din natin itong camping site na to. Habang naglalakad kami guys, ay may nakita na kaming panoramic view pero hindi ito yung view deck or yung observation deck nila dito sa Gaita. Pero gayon pa man ay nakakatuwa pa rin mag-video dito dahil makikita mo talaga yung view ng Gaita at napaka ganda talaga, nakaka-amaze. Kung mapapansin nyo kanina guys ay nasa baba lang tayo at naligo sa dagat doon sa isang establishment pero ngayon ay andito na tayo sa taas. So ito naman guys yung view deck or yung observation deck nila dito sa Gaita. Pwede kang mag-pictorial at saka mag-video shoot dito dahil napakaganda. Tanaw mo yung panoramic view. Kung andito ka talaga ay nakakamangha dahil iba talaga yung pakiramdam mo pag ganito yung makikita mo na view. Hindi naman kasi araw-araw ay makakakita ka ng ganito kagandang view. Ang plano lang talaga ay bisitahin ang Montaña Espacata at maligo sa dagat pero ang dami-dami pa pala naming pinasyalan. Pagkatapos natin dito sa observation deck guys ay dire-diretso lang ang lakad hanggang makita na natin yung Santuario de la Santísima Trinita at saka yung mga nagtitinda ng mga souvenirs. So syempre kapag may extra kayong pera ay pwede kayong bumili ng ref magnet at saka mga keychain. Ngayon naman guys, ipapasok na tayo dito sa santuario at makikita na natin yung church o yung kiesa dito sa Montaña Espacata.
Ito naman guys, yung Chiesa di Santissima Trinità dito sa Montañes, Pacata. Napakaluma na ng simbahan na to. Halika kayo at pasukin natin ang loob para makita din natin kung ano itsura nito at saka mag-pray na rin tayo at magpasalamat sa mga blessing. Dito naman guys, sa side ng church ay mayroong daanan papunta dun sa Mountain Orlando or yung Parco Monte Orlando. Doon guys ay makikita mo yung panoramic view at saka andito rin yung mausoleum at saka yung faro or yung lighthouse. Bibisitahin din natin yun mamaya. Sa ngayon guys ay i-enjoy muna natin itong napakagandang view. Kapag andito ka na sa itaas ng bundok ay mawawala talaga or matatanggal talaga yung pagod mo. Iba talaga yung feeling kapag na-achieve mo na yung gusto mong puntahan. Ngayon naman ay pupunta na tayo dito sa mausoleum. Pero syempre mahaba-habang lakaran na naman ang gagawin natin. Ito naman yung itsura or yung daan papunta dun sa mausoleum dito sa Mountain Orlando or yung park ng Monte Orlando. Huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo mawawala dito dahil marami din naman kayong kasamang nagpupunta dun dahil tourist attraction din naman yun. At ilang minuto lang guys ay makikita na natin yung signage ng The Mausoleum of Lucius Monacius Plancus on Mount Orlando in Gaeta. This mausoleum is a tomb of a Roman man of huge military virtue and political ability who lived between 90 and at the end of the 1st century BC. Ito naman guys yung faro or yung lighthouse dito sa Mount Orlando. Katabi lang ito ng mausoleum at ito naman yung closer look or closer view ng mausoleum guys. Magpunta naman tayo dito sa Statue of the Santa Maria Auxilatrice in Park of Monte Orlando. Sa harap dito guys ay meron ding observation deck or yung view deck kaya maganda rin mag photoshoot at saka mag video shoot dito. Makikita mo rin dito yung isa pang fork dito sa Gaeta. Pagkatapos nating puntahan yung mga tourist attractions nila dito ay babalik naman tayo dun sa sanctuaryo guys dahil papasukin na natin ang Montañes Pacata or yung Crack Mountain. So eto na nga guys yung sa entrance ng Montañes Pacata. Dito pa lang sa entrance guys ay makikita mo na yung mga pictures displaying scenes from the Stations of the Cross. Dito rin yung Chapel of St. Philip Neri. At dito mo rin guys makikita yung handprint ng isang Turkish. Ayon sa alamat guys ay may bumisitang isang Turkish dito noong 15th century na hindi naniniwala na nakrack yung mountain nung namatay si Jesus kaya nung isinandal niya ang kanyang kamay dun sa pader ay lumambot ito kaya nagkaroon ng handprint. At dito rin sa loob guys ay makikita mo rin ang isang Chapel of the Crucifix. Nakasara ito kaya ibibideo na lang natin kung ano itsura ng loob ng chapel na to.
huwag kayong mag-alala dahil maganda rin naman yung daanan dito sa gitna ng Crack Mountain na to, at saka may mga hagdan din siya, pero ingat lang dahil may mga part na masikip yung dadaanan. So ito naman yung itsura niya, yung video niya mula dun sa itaas. At ngayon naman ay aakyat na tayo dun sa pinaka panoramic view, at eto na nga at narating na natin, at may mga mangilan-ngilan ding turista na nagpo-photoshoot dito, at namamangha din sila sa lugar dahil napakabanal kasi ng place na to. Ang pagpunta pala dito sa Montañes Pacata or dito sa Crack Mountain ay libre, pero may nakalagay na donation box, so depende na lang sa inyo kung maglalagay kayo ng donations, pero hindi naman siya compulsory. Mula sa ibaba guys ay matatanaw muna yung dagat. Sobrang napakaganda rin ng weather nung nagpunta kami doon, kaya napakaswerte namin sa araw na ito. So ito naman yung view nung pababa na tayo. So ito naman guys, nung nakakuha na kami ng bus at pabalik na kami sa port, at mula sa port ay mag-aantay na rin tayo ng isa pang bus papunta dun sa Formia Gaita Station. So ito naman yung bus na sinakyan namin papunta sa Formia Gaita Station. At finally ay nakarating na tayo dito sa Formia Gaita Station. Medyo maaga pa at saka wala pa yung train namin, kaya nagmeryenda muna kami. Pagkatapos namin magmeryenda ay pumunta na kami sa aming platform para doon antayin yung train papunta sa termini. Sana ay marami kayong natutunan dito mga Marcolinian. Sa mga kababayan ko dito sa Roma, pasyalan nyo na ang Gaita dahil wala pang 20 euro ay makakapunta na kayo doon. At marami din kayong makikitang napakagandang lugar. Napakadami ring mga tourist attractions dito, kaya puntahan nyo na. Maraming salamat sa panonood guys.